guys, kumusta kumusta? Ito na naman si Inday Luna. Ito, nagka-carwash pa rin. So, continue para sa ating ano, chika be. So, since hindi tayo pwedeng mag-chika ng matagal dahil wala nga matyatsag ang manood, yan ang reality guys. Wala talaga. Lalo kung hindi ka sikat. Tapos yung mga sinasabi mo or yung content mo is hindi kaya-aya, is talagang walang magtsatsaga. Kaya, eto, may ano lang, may upload lang. Eto, nagdadaldal si Inday Luna sa inyong harapan. Thank you sa may manonood. Okay lang din sa wala. Pero ganun talaga eh. So, yun na nga, sa part 3, itong ating topic ngayon, sa part 3, regarding sa mga kapwa ko, FW, yung sinasabi ko nga, na guys, mga kapwa kong FW, is kailangan talaga mag-invest, mag-ipon, kasi ako wala akong ipon. Pero, proud naman ako na may napatapos na akong sa college, isa yung pinakabunso namin talaga, may family na rin siya. Okay lang yan. Eh, ganun talaga. Hindi man siya nakatulong pa. At di ko na rin naman naasan na mga katulong pa yun kasi hirap din yun sa buhay. Pero masaya naman ako. Masaya ako kasi achievement ko na rin yun na papatapos ko siya sa pagiging muchacha. Kumbaga. sa pagiging helper. So, dati, ang sabi ko, mag-work ako dito 2 years lang. Kasi, binibilang ko pa yung dati na, sabi ko, mag-trabaho ako as OFW ka 2 years lang. Kasi, sa loob ng 2 years na yun, kasi, alam niyo ba guys, dati, yung mga sahurang paloon dati sa Philippines, talaga napakababa. Pero pagka siya yun ha, hindi ko lang alam bakit ngayon, at nasa malayo ka na, at medyo tumaas naman na yung sahod mo is hindi pa rin magkasya, hindi na tuloy magkasya. Ganun nga marahil ano, kung pag tumaas yung salary mo, naging mataas din yung expectation ng family mo sa'yo. Anyway, kasalanan ko rin naman. So, pero hindi ko naman yung pinagsisihan kasi masaya naman ako na sa mga lahat ng ginagawa ko. Doon lang ako hindi sad or hindi ako masaya. Doon sa mga pinagpaguran, pinaghirapan, na hindi pinahalagahan. Yun ang napaka-sad. Yun ang sasabihin ko sa inyo guys. Na napaka-sad or napaka hindi maganda talagang karanasan ng mga OFW yung todo sikap ka, padalakan sa mga hinihingi ng family mo na in-expect mo na makakatulong sa kanila para pagsikap din sila, pero yung inaasahan mo is walang nangyari. Nangyari ito sa totoong buhay, nangyari ito sa akin guys. Hindi ko babanggitin pero talagang mayroon talagang isang tao na super love ko siya, pero ewan ko ba, hindi talaga, meron talaga sigurong ganun na tao na ewan, no comment na lang. So, yun na nga, kaya kailangan talaga guys. Ewan ko ba, napakadali din kasing sabihin na mag-ipon, mag-invest, tapos kung ang kahinaan mo naman is yung family mo, kunting kibot lang, kunting ano lang sabi lang, is bibigay ka na kaagad. Yung pagmamatigas ka sa una, pero bibigay ka din. Kaya hindi natututo. Eh, yan, minsan din kasi ganun eh. Ganun ang realidad. Kaya, ayaw ko ba yung kagaya ng sinabi ni Vice Nganda na toxic. Minsan may ugali talaga ang ating tayong mga Filipino na pagiging toxic. kaya nga, yung sinabi, nabanggit din niya na paano ko tayo aasinso
paano tayo asing? So, kung tulubigay tayo, tapos yung mga tinutulungan naman natin, na akala natin na makakatulong sa kanila, is wala din nangyayari. Kaya ang ending, pare-parehas, walang umasenso. Pero isa lang yung tudo kayo. Isa lang yung talagang nagsusumikap na as in na, ay naku. Life. Kaya nga, yun nga, sa mga mahal sa buhay, sa Pilipinas sana, pag naman ganun, sana pahalagahan lahat ng mga ibinibigay, lahat ng ano, hindi naman sa nanulumbat ano, kumbaga kasi bukan naman yun sa kuloban na pagbigay, kasi nga, love kayo. Kaya yun nga, napakasaya lang sana, lalo na kung malalaman mo, or talagang yung binibigay mo is pinahalagahan talaga. Ang masaklap lang kasi doon sa part na yung binigay mo na lahat, tapos lahat binigay mo na natulong para makatulong din sana sa kanila, yun kasi ang iniisip mo. Pero ang ending is hindi ganun lang nangyari. Kaya yun, nakakasad lang. Kaya sa mga kapwa ko OFW sa buong mundo, hanggat maaga pa, hanggat ano, wag na lang sanayin na ano, kasi yung family din namimihasa din. Namimihasa yan na pag alam mong todoasa na lang mangyari, magiging palaasa na lang yan sa'yo, tapos ala, ang ending ganun pa rin. Kaya magiging pare-parehas na lang kayo lubog sa buhay, walang asenso. Ikaw, pinangarap mong umasenso kayo ng buong family mo, ano, kaya ka nagsumikap. Ay, ang sister, paano kung yung family mo sa na tinutulungan mo is walang pangarap sa buhay. Yung pasarap lang, yung lumalaki ang ulo, yung iniisip nila may kapamilya na nasa ibang bansa, na hindi na nila naisip na yung nagtatrabaho, na pinaghirapan nyo na kung mahiya ba sa napahalagahan. Ay wala eh. Minsan talaga may ganun eh. Ay nako. Kaya guys, yung sinasabi kong paulit-ulit sa mga kapwa ko FW, mag-ipon kasi ako'y walang ipon. So yun na nga guys, napakahaba na itong aking sinasabi at alam kong boring na kayo at wala na, baka wala na nga nanonood. See you next time again. Please follow, comment, react. See you next time. Bye-bye.